Okay, so ano tayo guys, kwentong kaso tayo, no? Ito ay ano, wala tayong picture kasi ito ay bawal ipa, ano, bawal ilagay o ipublish yung picture niya kasi nga, ongoing pa yung kaso. So ngayon, last July, ano ba, 21, so yun, naka-benefit na naman sila ng isang shoplifters. So, yun ay, ano, assumption na regular na nakikita sa store or sa lugar na napupunta. At yun nga, sabi ko, so kung kaduda-duda ang galawan ng isang tao, so madali naman yan since na nagkaroon ka ng lead na indicators na may ginagawa siyang hindi maganda. So, madaling i-surveillance, lalong-lalo na kapag isang team na ang nag-surveillance. So, which is na yun nga ang nangyari. In the few days, so, na ano siya, na-confirm at nahulihan ng maraming posisyon na items na unpaid, hindi niya binabayaran. So ngayon, amounting na I think sabihin na natin 6,000 pesos ang hindi niya binayaran. Ang tawag noon ay shoplifters or sa criminal law kasi wala namang kasong shoplifter ay theft or nakaw. At yun, na-endorse siya sa authority sa police station para ma-inquest. At siyempre nga, since na Friday, hindi na siya umabot, so na-inquest siya ng Martes. O bakit Martes? Kasi Lunes dito sa amin, sabi nila, dito kung anong klaseng holiday mayroon. So kaya na-inquest siya ay Martes na. So ngayon, since na yung shoplifting naman talaga or theft ay bailable, so hindi agad siya naka-bail kasi naghahanap pa siguro ng pambail at magsusurety bond pa alagang. O, pagkano ba ang tig-bail niya? Base sa aking informant na nagbigay ay 6,000 pesos ang naging bail. Tandaan po natin sa mga nagtatanong kung magkano ang bail. Sa bawat korte po at bawat prosecutor, iba-iba ang binibigay nilang bail. So, nakadepende yan sa karakter o sa status ng respondent. Doon sila nagbabase. Kasi, one thing before, naalala ko, no, yung tinanong-over namin na professional, tinataasan ang bail kung professional. Pero pag mga first-time offender, normally, tinatapat lang yung amount. So, normally yun, usually. So, hindi ko sinasabi na kapag nangyari to sa iba, ay ganun din ang gagawin. So, ang pinakamagandang gawin talaga para makonfirm kung ano yung binigay, doon talaga tayo magbase. So, all have to do is antayin yung bail recommended. Saka, magtawag or tumawad kung papayag sila ng 50%. Siguro, no, ano na yon, yung 6,000 pesos ay ano na yon, maring discounted na yon, kaya ganun lang halaga. So, paalala ha, sa ibang senaryo, sa the same senaryo, maaring magkaiba ang bail. Kasi ibang tao po ang magdi-dictate nun, ibang prosecutor. Hindi, ibig sabihin na yun na yung amount, ito na yung pattern ng bail. Hindi ho, walang ganun sa libro. Discretion ng prosecutor or ng humahawak sa kaso kung magkano ang ipapataw nilang bail. O yun po tayo ha, wala na magtatanong diyan, pulisya ko. Magkano ang bail ng ganito? Magkano ang bail ng ganito? Wala nang tatanong na ganon. I-period na natin to. So ngayon, kung nakinig ka sa kwentong ito, salamat at na-share ko sa iyo ang totoong istorya. Ngayon lang po. Wala naman tayong ibig sabihin.
Sharing lang ng idea. At maraming salamat kung nandito ka sa ating channel. Hindi mangagandahan ang ating mga video, pero yung information na makukuha nyo dito ay napakahalaga. So, at magagamit nyo, hindi lang para sa sarili nyo, sa iyong buong pagkatao, yung relatives, kaibigan, may idea kayo. At kung gusto nyo naman makuha ang aking serbisyo, o yun, mag-PM kayo sa aking messenger, polisya ko. Priority natin yung nagka-join membership at senders ng star sa ating Facebook, join membership sa ating YouTube channel. Maraming salamat. Sa ngayon ay meron na po tayong 22k subscriber na organic yan, no? Hindi po yan, kusang loob sila at kailangan talaga nila ang impormasyon na to. So maraming salamat sa inyong nagtitiwala at sa mga nagjo-joint naman membership. Sana mapatuloy po ang inyong suporta. So magkano ba ang membership? Actually guys, sa halaga ngayon ng 129 pesos sa yung suporta sa iyong channel, kung ikaw ay nakakaluwag-luwag naman, sumaliit na halaga lamang yan. Pero sa isang katulad ko na surviving yung channel at nangungulikta ng maliit na amount, so pag naipon yan ay malaking bagay yan sa ating channel. So kaya sa mga patuloy na naka-join membership, maraming salamat. So dito po kayo magsuporta sa maliliit na channel, kasi po dito ay totoo talaga madaling mahagilap, madaling tawagan, madaling mag-connect, unlike doon sa mga napakalalaking channel. Sabi ko again, subukan nyo na lang kung mapapansin kayo. Kayo na kayo na ang maghusga kung mapapansin kayo doon. Okay. Diba? So, again, maraming salamat umuli. Nagpapasalamat sa mga nag-join sa ating channel. At sa mga gusto pang mag-join, so, welcome po kayo. At sa mga gustong tumawag, open tayo sa video call from 9 a.m. So, pagigising ko lang noon habang nagkakape ako. So, mag-usap tayo through video call. Okay? Kapag kaso po kasi, hindi po tasapat ang chat lang. Alam ko, marami kayong katanungan na dapat nating sagutin. Kaya, inirekomenda ko ay video call. O, diba? Video call tayo. Alam nyo yan, makikita ko kayo. Makikita mo rin ako. Live. Hayaan nyo, pag sumikat, mahirap nyo na akong hagilapin. Ay, joke lang. Hindi, madali pa rin. Ganun pa rin tayo. Maraming salamat. Thank you for watching!